We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang araw na yung bagamalang kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Atid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Maya pagat manapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Joanne Punsoy. Mga kapuso, naglamiis! Alam nyo ba na ang pinakamababang temperatura sa buong bansa mula nang magsimula ang amihan season ay naitala sa La Trinidad, Benguet kaninang umaga? Narito ang report. Naitala kaninang alas 7:58 ng umaga ang 8.7 degrees Celsius na temperatura sa La Trinidad, Benguet. Ito ang pinakamababang temperaturang naitala ng pag-asa sa buong bansa mula nang magsimula ang amihan season noong October 2022. Nauna nang naitala ang 9.9 degrees Celsius na temperatura sa parehong lugar noong February 10 at 12. Ang malamig na panahon, sinabayan ng hamog sa kasiguran Aurora. Naranasan ito alas 4 ng madaling araw kahapon. Mahigit dalawang buwan na raw na nararanasan sa kasiguran ang malamig na temperatura. Nabalot din na makapal na hamog ang ilang bukirin sa Lawag City, Ilocos Norte. Halos zero visibility raw ang mga magsasakang maagang nagpunta sa bukid. Tumagal ng halos isang oras ang makapal na hamog. Ayon sa pag-asa, nabubuo ang hamog dahil sa pagsasalubong ng mainit at malamig na klima. Samantala, isang LPA ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namata nito sa silangan ng Mindanao. Ang CROF o extension nito ang nagpapaulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. CJ Torida, One North Central Luzon. OFW na tubong ifugaw na iligtas sa nangyaring lindol sa Turkiye. Narito ang exclusive report. Sa loob ng 60 oras na nasa ilalim ng mga guho, pinaniniwala ang patay na ang 33-anyos na overseas Filipino worker na si Juliva Benlingan, tubong Lagawa Ifugao, matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Turkiye noong Pebrero 6. Pero may himala ang Diyos na rescue si Juliva, buhay. Parang talagang answered prayer sa amin, kaya talagang tuwang-tuwa kami sa Panginoon. Siya lang talaga yung parang pinapitan namin at talagang sinasagot niya ang dasal. Dati ring OFW sa Hong Kong si Juliva bago nagtungo sa Turkey. Dalawang bata ang inaalagaan niya roon. 4 na taon na si Juliva sa naturang bansa. Maliban sa mga sugat sa ulo, mukha at paa, wala nang nakitang iba pang sugat si Juliva na dinala sa isang ospital sa Turkey. Na-dehydrate rin daw si Juliva. Bago na-rescue si Juliva, tumawag daw ang kanyang amo sa kanyang pamilya sa Ifugao. Noong sinabi na po ng employer na sorry for your loss, lahat po nag-iiyakan. So sabi ko, no, if it is not you who will tell me that you have seen her, yeah, we will hold on here. Pebrero 8 nang makitang buhay si Juliva sa ilalim ng guho na agad tinulungan ng mga rescuer. CJ Torida, One North Central Luzon. Magpapatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng mga langis bukas sa February 14, araw ng mga puso. Bababa ng 2 pesos and 20 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang ang presyo ng kerosene ay bababa ng 2 pesos and 50 centavos ang kada litro. Wala namang nakikitang paggalaw sa presyo ng gasolina. Presyo ng mga bulaklak, doble nang itinaas ngayong bisperas ng Valentine's Day. May live report si Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine! Joanne, bukas pang selebrasyon ng Valentine's Day, pero ngayon pa lamang ay napakarami ng mga bumibili ng bulaklak at ganun din ng mga Valentine's gift dito sa Mangaldan, Pangasinan.
Abala sa paggawa ng bouquet ang mga tindera ng bulaklak sa Mangaldan, Pangasinan. Ilang oras bago ang Valentine's Day, doble na ang itinaas sa presyo ng bulaklak. 120 pesos na ang kada tangkay ng rosas. Mataas na rin ang presyo ng carnation, aster, sunflower, stargazer at Malaysian mums. Maraming supply, ma'am, talaga. Kaso lang, ang problema nga lang, basta ganitong alam na nilang okasyon, masobra na mga langtas. Wala na raw inaasahang pagtaas o paggalaw sa presyo ng bulaklak bukas. Ngayon pa lang, marami ng orders ng bulaklak sa iba't ibang flower shop. 24 oras na ang bentahan ng bulaklak sa bayan. Inaasahang marami pang bibili hanggang mamayang gabi. Opo. Marami ng mga orders, ma'am? Ay, marami po, ma'am. Andiyan, oh. Ang dami po. May 100 na rin po, madam. Bukod sa bulaklak, mabili rin ang iba't iba pang pangregalo sa Valentine's Day tulad ng balloons at staff toys. Pero para kay Cesar, money bouquet daw ang regalo sa minamahal. Masaya din po para maging masaya naman po. Joanne, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung dating ng mga deliveries ng bulaklak mula sa lungsod ng Baguio. Ayon sa mga negosyante, walang inaasahang problema doon sa possible na supply ng bulaklak hanggang bukas at wala na rin inaasahang paggalaw sa presyo ng bulaklak. Para naman sa mga kapuso natin na wala namang enough na budget para sa pagbili ng bulaklak, huwag po kayong mag-alala dahil meron ding mga budget-friendly na panregalo, kaya walang dahilan para hindi nyo mabigyan ng regalo long bulaklak o di kaya ay Valentine's gift ang inyong mga mahal sa buhay. Joanna? Maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban. San Pablo Bridge sa Calasiao, Pangasinan, nakitaan ng bitak dahil sa mga nagdaang lindol. Narito ang report. Nagsagawa ng soil testing sa Marusay River, partikular sa bahagi ng San Pablo Bridge na matatagpuan sa pagitan ng Barangay Dinalawan at Lasip sa Calasiao, Pangasinan. Magiging basehan ang resulta sa magiging disenyo ng tulay. Hindi na nagpaunlak ng panayam sa kamera ang Municipal Engineering Office, pero ayon sa kanila, nakitaan ng bitak ang San Pablo Bridge dahil sa mga nagdaang lindol noong nakarang taon. Kailangan itong sumailalim sa rehabilitasyon. Nung nagkaroon ng lindol po sa may abra, gumalaw daw po yun doon sa may kwan. Kaya ang alam ko na gagawin daw yung bridge na yan, pero mga siguro sa taong ito po. 1979 pa ipinatayo ang San Pablo Bridge. Nakahiwalay na ang approach nito sa mismong tulay. Kwento ng mga residente, nahiwalay daw ang approach ng tulay noong 1990 killer earthquake. May nakalaan ng mahigit 38 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon ng tulay. Uumpisahan ang proyekto anumang buwan ngayong taon. Opo, para iwas disgrasya po. Lalo pag may dumadaan na mabigat, ganun. Pag umuho, ganun. Ayon sa otoridad, ligtas na daanan ng mga light vehicle ang tulay. Kailangang sumunod sa load limit na 5 tons. Joan Ponsoy, One North Central Luzon. Pagtaas ng bilang ng tourist arrival sa Tondaligan Beach, target ng Dagupan City LGU. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilao. Target ng Dagupan City LGU na mapataas ang tourist arrival sa Tondaligan Beach. Magpapatayo raw ng pavilion sa lugar na makatutulong umano sa mga shed owner. Yung kaayusan, kalinisan, peace and order. Yan ang talagang inaalagaan natin dito. Kasi nandyan din ang PNP, nandyan ang Maritime. Kung sakali man may mga incident na ganun, may mga nag-respondi ka agad din. First time lang po namin pumunta dito. Tsaka nakakaano pa yung place, nakaka-relax siya. Ayon sa ilang shed owners, maganda ang plano ng lokal na pamahalaan sa Tondaligan Beach. Ngunit panawagan nila na taasan ang singil sa mga cottage. Nasa 500 pesos ang renta ng shed tuwing Lunes hanggang Biyernes. 800 pesos naman ang sinisingil tuwing Sabado at Linggo. Panawagan namin kay Mayor kahit Monday to hanggang Monday to Friday, kahit dagdagan lang sana yung kasi tutusin na naman ako, aminin ko, single parents ako. Kulang yung kikitain ko sa sa Monday to Friday. Pre, nagagata sila, tapos nag-aaral yung isang anak ko, yun cool. Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ang singil sa mga shed upang maiwasan ng overpricing. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao,
1, North Central Luzon. Barbie Forteza at iba pang cast ng Maria Clara at Ibarra dinagsa ng fans sa Kapuso Mall Show sa Angeles City, Pampanga. Nagbabalik, Claire Lacanilaw. Napuno ng saya at malakas na hiyawan ng fans ang sumalubong sa cast ng Maria Clara at Ibarra sa ginanap na Kapuso Mall Show sa Angeles City, Pampanga. Nakipagkulitan at nagpakilig sa fans sina Julia Pascual at Kim De Leon. Super happy kami na syempre we got to perform as Isagani and Paulita in front of the Kapampangan. Nag-enjoy kami, sobra. Sumalubong ang malakas na hiyawan ng Kapuso fans nang lumabas na sina Khalil Ramos at Pauline Mendoza. Lagi naman mainit ang pagtanggap sa akin ng mga Kapampangan. It's always nice to be here. Naku, marami pa kayo dapat abangan, lalo na sa mga nangyari kay Hudi, kay Basilio. All-out performance ang hatid ni Barbie. Lalo pang pinakilig ang kanyang fans nang banggitin niya ang pangalang Fidel. Gusto ko lang malaman, guwapo ba si Fidel? Ang marami pang eksena ang ipapalabas eh. Kasi natapos ang linggong ito na namatay ang ating pinakamamahal na Maria Clara. So inaalala ko, sabi ko afternoon, ang dami pang mangyayari. So iniisip ko kung magkakasya ba siya ng isang linggo. At sa nalalapit na pagwawakas ng Maria Clara at Ibarra, hati nila ang mga dapat na abangan at kapanapanabik na eksena. Mamayang gabi, may malaking hamon sa pagkakaibigan ni na Elias at Crisostomo. Tuluyan na kayang masira ang kanilang samahan? Dahilan kaya ang magkaiba nilang paniniwala? Abangan ang kasagutan mamayang alas 8 ng gabi sa GMA Telebabad. Claire Lacanilaw, 1, North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1, North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1, North Central Luzon. Mga pasilidad ng Bataan Nuclear Power Plant, maayos ang kondisyon kahit tigil operasyon ang planta sa loob ng mahigit 3 dekada. May ulat si Russell Simorio, exclusive. Bumisita sa Bataan Nuclear Power Plant si Philippine Nuclear Research Institute Director Carlo Arcilia, kasama si DOJ Undersecretary Jerenemo C., kasama rin si Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuanco, na tumatayong chairman ng Special Committee on Nuclear Energy sa Kongreso. Ipinakita sa GMA Integrated News na nasa maayos na kondisyon ang pasilidad ng BNPP kahit hindi ito nagamit simula nang matapos ang konstruksyon ng planta noong 1984. Ang BNPP ang nag-iisang nuclear power plant sa bansa. Bagamat ilang dekada nang hindi operational, itong Bataan Nuclear Power Plant patuloy pa rin ang ginagawang maintenance dito para masigurong maayos ang mga pasilidad. Ayon yan sa Philippine Nuclear Power Institute, at umaabot pa umano sa 50 million pesos ang nagagastos kada taon para sa maintenance. Umandar na in a way kasi hot functional testing at na-certified siya as ready for core load. Kung technical lang pinag-uusapan, walang dahilan kung bakit hindi dapat ito umandar. Ngunit may mga tutol dito. Ayon kay Cuanco, kung operational lang sana ang BNPP, malaki ang magiging kontribusyon nito para mapababa ang bayarin sa kuryente sa bansa. May agam-agam umano sa seguridad at kaligtasan kung mag-operate ang Bataan Nuclear Power Plant. Kabilang narito ang nakita manong earthquake fault sa Mount Native. Pero ayon kay Dr. Carlo Arcilia, nagsagawa na rin ng feasibility study sa lugar at walang nakitang active fault. Lilibutin nyo yung buong planta, wala kang makitang bitak. So natanong ko nga, yung nagsasabing may fault, nasaan? Ituro nyo sa lupa kung nasaan. Umaasa pa rin sila na mapapakinabangan ng bansa ang Bataan Nuclear Power Plant. Mula sa Morong Bataan, kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1, North Central Luzon. Pre-test isinagawa sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa Mangaldan National High School matapos ang isang linggong sem break. Narito ang report.
Balik-eskwela ng mga estudyante ngayong araw matapos ang isang linggong semestral break. Hindi man nakamit ang 100% complete attendance sa Mangalda National High School. Mataas pa rin daw ang porsyento ng mga pumasok ngayong araw na umabot sa 98%. Yung mga teachers natin handang-handa ulit na kaharapin ang hamon pa rin ng last two quarters. At inaasahan po natin, I have given them the instruction that just continue doing what is good for our students. Sa unang araw ng klase, agad nagsagawa ng pretest ang mga guro sa iba't ibang year level. Ito'y para makita ang kahandaan ng mga learner sa pagsisimula ng third quarter. Yung pretest na yan, ia-assess para makita namin kung ano yung best mastered at saka least mastered na nung bata. Saka may prepare na rin namin kung anong strategy yung gagamitin namin sa pagtuturo. Opo, kesa po sa wala. Kasi po pag wala pong ganito, masyadong mahihirapan po yung mga estudyante mag-aral po. Abala rin ang pamunuan ng paaralan sa assessment sa performance ng mga learners sa unang dalawang quarter. Magpapatupad ng remedial at makeup classes para sa mga learner na may bagsak na grado. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Voluntaryong partisipasyon sa JS Prom ipatutupad sa Calasieu Comprehensive National High School. Narito ang report. Isasagawa ang JS Prom ng mga estudyante ng Calasieu Comprehensive National High School sa February 24. Pero ayon sa pamunuan ng paaralan, voluntaryong pagsali sa aktibidad. Tanging ang mga grade 12 lamang ang kasali sa aktibidad. Mula sa mahigit 800 estudyante ng grade 12, 520 lamang ang sumali. We consulted their parents. Tinawag namin sila for their approval if they are willing to send their children to attend that party. So okay naman sila. May mga pinirmahan sila and all. Ngayong taon lang mararanasan ni Lance at Jean ang prom night matapos maantala ang face-to-face classes ng dalawang taon. Aside from graduation po, isa din po sa most awaited event naming mga students. Curious po, ano pong feeling ng mga may dance, ganyan, and yung other programs. Ikinatuwa naman nagpaparenta ng gowns ang pagbabalik ng natura aktibidad sa paaralan. Medyo tumaas naman yung demand kasi syempre bumalik na yung mga occasions, yung mga proms, tapos may mga gala night, yung mga corporate events, ganun. So medyo masaya kami ngayon dahil nakakabawi-bawit eh. Wala naman daw pagtaas sa renta ng mga gowns at suits. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Maraming mga kapuso ang tumugon sa panawagan na mag-donate ng dugo sa simultaneous bloodletting activity ng GMA Regional TV. Umabot sa 1,186 unit ng dugo ang nakolekta sa 11 GMA Regional TV stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Top 5 sa pinakamaraming nakolektang blood bags ang Dagupan, Densan, Davao, Batangas at Cebu. Nakibahagi ang mga uniformed personnel mula sa PNP, BGMP, AFP, Philippine Navy, BFP, PCG, maging ang mga estudyante, pribadong individual at fraternity group. Katuwang ng GMA Regional TV's aktibidad na ito, ang Philippine Red Cross mula sa iba't ibang rehiyon, maging ang iba't ibang establishmento na pinagdausan ng aktibidad. Magkakaiba man ang lengguwahe at pinagmula ng donors, iisang adhikain ng mga kapuso na nakiisa at nag-donate ng kanilang dugo. Ika nga, every drop counts. Kaya ang nalikom na 1,186 na bags ng dugo mula sa 2,038 registrants ay malaking bagay para makapagdugtong ng buhay sa ating kapwa at mahal sa buhay. Mayamang sining at kultura ng mga Ilocano ipinamalas sa street dancing competition sa Lawag City, Ilocos Norte. Tunghayan sa reports. Labing apat na grupo ng mga mananayaw ang nagpasiklaban sa street dancing competition na bahagi ng Pamulinawen Festival ng Lawag City, Ilocos Norte. Agaw pansin ang kasuotan ng mga mananayaw. Hindi nagpahuli sa props ang bawat grupo. Namutawi ang mga ngiting sumisimbolo ng katatagan ng mga Ilocano na labis ikinatuwa ng mga manonood. Maliban sa mayamang kultura at sining ng mga Ilocano, na ipamalas din sa kompetisyon ang iba't ibang kabuhayan at ganda ng turismo. We are proud
na Ilocano, especially kaming mga Lawagenyos, to represent our talents, cultures. Gawin lang po yung tama, yung passion nila, sundin nila, tapos yung disiplina sa sarili. Tinanghal na grand winner ang Cluster 12 na nagpamangha sa mga hurado sa kanilang husay sa pagsayaw. Tinanghal na Pamulinawen Festival Queen si Regine Guchela. Bumida rin ang ganda ng mga ipinagmamalaking kalesa sa lungsod bilang bahagi ng aktibidad. Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan sa madamong lugar sa Abukay, Bataan. Ayon sa pulisya, nakitaan ng tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Nagipag-ugnay na ang Abukay Pulis sa iba pang himpilan ng PNP upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Tinatayan na sa 5'9 ang taas ng biktima, nakasuot ng itim na t-shirt at asul na shorts. Patuloy ang imbestigasyon ng PNP sa insidente. White complexion po siya, wearing black t-shirt na may image po ng aso. Naka-imprint po doon sa t-shirt niya sa harap. Wearing blue short pants naman po, tsaka naka-slippers. Meron po siyang Hitler tattoo sa right arm. Meron kang flower tattoo sa left arm. Solicitation scam ibinabala ng otoridad sa Baguio City. Sundan sa report. Nagbabala ang Baguio City Police Office kaugnay sa ilang individual na nag-iikot at humihingi ng financial assistance gamit ang solicitation letter. Nakapaloob pa sa solicitation letter ang logo ng Baguio City LGU at iba't ibang barangay. Ginagamit din ng mga hindi pa kilalang scammer ang pangalan ng ilang barangay official para makapambiktima. We have to stop dealing with these people unless na kilala po talaga natin or nakita natin personally. And then, yun nga, una sa lahat, kahit naman po sino, gusto nating tumulong pero verify po natin. Kabilang sa ginagamit ng pangalan para makapambiktima, si Barangay Luwakan Proper Chairman Eduardo Emmanuel Cayetano. Ilang barangay umano nilang na biktima. Nung Friday is, nasabi nung nag-inform sa akin, nagbigay siya ng sandaan although nagdududa siya. Nag-iimbestiga na ang Baguio City Police, panawagan ng otoridad sa publiko na maging alerto para makaiwas sa modus ng mga scammer. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Proseso sa paggawa ng flower bouquet cake, alamin, ating tikman sa report. Patok ngayong buwan ng mga puso ang flower bouquet, pero alam nyo ba na kakaibang sweetness ang hatid ng flower bouquet na cake? Ibabahagi sa atin ng isang home baker na si Rose Cheryl Bulataw mula Kalasyo, Pangasinan, kung paano gumawa ng flower bouquet cake na perfect panregalo sa araw ng mga puso. Sa mga home bakers na tulad ko, siguro huwag kayong mawala ng pag-asa kasi talagang meron yung times na walang order. Ganun. Kaya pag yung ganitong may mga okasyon, grab nyo lang po. Kasi paminsan-minsan lang yung okasyon. Tsaka dapat talaga andun yung puso nyo. Sa paggawa ng flower bouquet cake, una munang gawin ang cupcake. Ihanda ang mga ingredients tulad ng flour, asukal, cocoa powder, itlog, mantika, buttermilk, baking powder, baking soda, at asin. Tunawin ng cocoa powder sa mainit na tubig hanggang sa maging liquid ang mixture. Sa isang container, haluin ang mga ingredient tulad ng asukal, all-purpose flour, asin, baking soda, baking powder, at ilagay ang cocoa mixture. Salain hanggang sa maging pino ang mixture at ilagay isa-isa sa cupcake holder. I-bake ang cupcake sa oven. Para naman sa bouquet, ihanda ang disposable cup at wrapper. Pagdikitin ang plastic cups at ilagay sa cupboard na siyang magiging base ng bouquet. Balutan ng wrapper, maaring disenyohan ang cupcake. Mainam kung iba't ibang disenyo ng bulaklak. Ilagay sa bouquet at ready na ang flower bouquet cake. Enjoy mga kapuso! Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon.
Miguel Tan Felix, Isabel Ortega at iba pang cast ng Voltes 5 Legacy inabangan sa float parade. Tunghayan sa report. Hindi nagpahuli si Kapuso actor Mark Hera sa kanyang performance sa Kanawidan Festival ng Ilocos Sur. Nagpakilig si Mark sa fans nang ipakita ang galing sa pagsayaw sa ginanap na Kanawidan Street Dance Showdown. 12 bayan ang nagtagisan ng galing sa street dancing, kabilang ang Alolom, Candon City, Kawayan, Narbacan, Salcedo, San Emilio, San Esteban, San Juan, Santa Lucia, Santo Domingo, Sinait at Bigan City. Pagandahan ng props at choreography na sumasalamin sa kultura ng bawat bayan. Tinanghal na kampiyon ang Kawayan, first runner-up ang Salcedo at second runner-up ang Narbacan. Sobrang mainit ang pagtanggap ng mga Kapuso natin at I'm sure na miss nila mga Kapuso stars na mag-perform at makita dito sa Bigan. Nakiisa rin ang cast ng Voltes 5 Legacy sa Float Parade na bahagi pa rin ng Kanawidan Festival na Ilocos Sur. Hindi magkamayaw ang fans na masilayan ang kanilang mga idolong Kapuso stars. Kabilang dyan si Radson Flores, Rafael Landicho, Matt Luzano, Isabel Ortega at Miguel Tan Felix. Sobrang sarap ng food, yun yung pinaka-favorite ko dito. And sobrang ganda ng architecture dito. Masaya po experience ko kasi po first time ko lang din po. Ang sarap ng mga foods. I love Ilocos. And I love the food. And super nag-enjoy kami here sa Ilocos. It's so good to be back. And sobrang saya na na-meet namin lahat ng mga Ilocano dito. Kung gano'ng kainit yung weather, gano'n din kainit yung pagtanggap sa amin. 21 nagagandang floats ang ipinarada na talaga namang inabangan ng mga manonood. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat ang pamahalaang panlalawigan sa lahat ng mga nakisaya sa Kanawidan Festival. Kanawidan 2023 is part of my One Ilocos Sur 10-point agenda, meaning all sectors should be involved in the festivities. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa marehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati ng mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si John Punsoy. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.